Ayan guys, katatapos lang ng work namin. Ayan na ang snow. Ayan na, ang ganda nito. Setup na jeep. Ito yung sasakyan natin. Sasakyan namin, papalitan ng gulong. Ayan. Super stance easy truck. So, papalitan ng gulong yan. Kawawa ng bukol-bukol. Pero matatabunan ng snow yung bukol-bukol na yan. Ayan. So, ano, papapalitan natin tapos na tayo. Saan kaya tayo makapaglakad-lakad dito? Gahanap ako ng Tim Horton eh. Ayan, papasok na siya. Ingat dira, dandahan. Snow. Yan nga delikado oh, makintab oh. Basa yung kalsada. So nag-snow. Tapos parang nag-melt. Kasi hindi siya sobrang lamig. Kapun daming aksidente. Yung kita niya, makinang yung ano. Yung delikado pag ganyan eh. Yung dapat doble ingat. Buti nga naihabol niya kahapon yung palit ng gulong. Kasi nung nakaraan sobrang daming tao eh. Kami kahapon, ang dami patang din nakapagpapalit ng gulong. Kaya ang daming aksidente sa ano, kalsada. Ay, yung going sa northwest talagang ano siya. Yung pataas pababa ang kalsada. Sabi ko, lamig. Pumasok na ako. Hindi ko na siya inantay. Dito na lang ako sa bintana. Balik na naman sa pagpapagpag. Sabi ko, agahan niya ng konti eh. Ang minodo ka na magpapapagpag yan, kapal sa taas oh. Ako yan, balik na rin muna ako sa tulog. Gawin ko lang na almusalin dalawang bata. Kasi siya kanina nakakain na. Inuna ko muna almusal niya kasi mabilisan pagising. Kasi yan. Ready ko na rin yung tanghalian ng dalawa. Baon ni Jonas. Ito si Jermaine bago umalis. Bago pumasok. But na naglagay na sila ng ice melter. Hindi na madulas. Pero yung kalsada medyo madulas pa rin. Hello guys. Sarap ng kain niya. Hindi niya nakain yung baon niya eh, na apple. Kaya nang kinakain namin yun. While watching ng ano, From. Kahapon, Chucky. Magaganda eh. Palitan na lang kasi sa bayan na meron eh. Nakakatawa din manood ng mga series. Kahit na ano, nakakalibang. Lamig. Sarap lang may, ano, may init na tsaa. Maya-maya naman, kakawa kayo mo lang tayong apple eh. Pagkakain ng apple, maya-maya. Ayun oh, katatapos lang namin manood. Tapos na yung second season ng ano, From, panoorin niyo, maganda yun. Ano eh, ito nag-print siya ng ano niya eh. Talaga ng mga pintura niya. Magkadikit ba talaga yan o ganyan? Pwede lang pagdikit. Ito, yun niya sa 3D printer niya. Ganda nga naman nilagyan. Simple. Kasi yung dati kasi, ano yun? Okay, hindi naman yung dati, kaya alam, didikit mo pa eh. Didikit mo pa siya. Part by part. Saka parang mas ano yung space na magagamit mo dito. Mas. Parang medyo magulo isa na yan eh. 30 na kaya na ito yung isa. Hindi na alam nyo kay Tim Pine dito eh. Solid. Eh, puro print na lang yun. Hindi na karami pintura ko pala dira. Kulang pa nga eh. Kulang? Hindi, yung mga kulay talaga na minimix ko na lang eh. Mm. Kasi ang hirap na eh. Pag binigyan mo ito yung mga bago na eh. Ganda yung mga bago eh. No? May mga pintura po siya na dala pa galing Pinas eh. Natutuyo na nga eh. Ayaw pang i-let go.
Mas hindi, nangahata. Mas ano yun, mas in, ano yung solid, ang kulay. Mas maganda yung kulay ng mga yun. Diba? Maganda yung pinapanood namin, nahiwalay siya doon sa pamilya niya. Sa ulit. Pag-gising niya, hospital na siya eh. Ayun ako. Speaking of Pinas, ayan, baka soon. Speaking of pamilya. Pamilya. Mapasyal na ng pamilya. Mapasyal sa mga aming pamilya ulit. Ang bilis nga ng panahon eh, parang kailan lang yung umuwi kami, pero nakikita mo yung ano, yung pagbabago eh, no? Ang bilis. Ang bilis talaga ng panahon. Tapos naka 1 year na yung surgery ko nga, di ba? 1 year na. Tapos, kailan lang yung summer, ngayon, ka-winter na. Parang di mo na nga naramdaman. Sa bagay, ano pa, mag-warm pa nga yung week na to eh. Totoo siya, mahaba pa nga kasi usual dito sa Alberta yung weather talaga na maagang nag-snow. So, swerte pa kami nakahapon lang nag-snow talaga. Pero ang daming ano eh, daming aksidente din. Maraming hindi nakapagpalit kaagad ng gulo. Parang unexpected kasi na mag-snow na right away. Tsaka sa, ano, sa pag-drive, kailangan ma-ano mo yung, kumbaga ma-distinguish mo yung style mo na driving pag winter na. Ako nga, nakakapa pa uli. Parang, ang hirap kasi daming ano, kahit na pangit na ang condition ng kalsada. May mga makukulit pa rin, tututuwa ka sa likod, ganyan. Sobra. Lalo yung mga ano, malalaking sasakyan na akala mong gaganunin ka pa sa ano, nakakatakot eh. Hindi talaga, hindi naman ano, advantage yung mga malalaking sasakyan eh. Yung nga kwentuhan kang ina eh. Anong, ilang oras ka bumiyahe? Gano'ng katagal bumiyahe nyo? Yung isa, yung isa namin ano, sa marketing. Isang oras eh, pa Cochrane. Isang nabot oras? Siya ng 1 hour. Traffic daw o dahil sa so, driving condition? 20-30 lang doon takbo niya eh. Parang ako din nung ano, eh, pababa nung isang side ng... Tignan siya na nakaraan eh. Northwest eh. Ayaw talagang kumapit eh. Kasi sobrang ano kasi parang umulan muna siya bago nag-snow. All season pa yung gulong ko nun. So talagang hindi rin siya kapit na kapit. Pero kahit winter tire yun, kapag ka talagang pangit ang ano. Wala rin, wala rin. Pero this weekend pa ilalagay niya na yung winter tire. Lagay na namin. Tapos naglagay ako ng mga ekstrang gulong sa likod. Malaking bagay yun, although malakas sa gas, pero malaking bagay yung pabigat. Merong pabigat sa likod ng sasakyan, lalo kotse, dinadrive. Sumbo ng pabigat. Maglagay tayo sa likod. Hanap ka ng pabigat na pwedeng ilagay. So yung dalawang gulong na may rim yung nakalagay sa likod ng trunk ng sasakyan. Eh, mas bibigat ngayon yun kasi mas solid yung rim ng isa, di ba? Metal lang yung sa ano eh. So, mabigat yung sa wind. Ramdam mo eh. Ramdam mo yung grip kanina, papasok eh. Pag kasi may pabigat. Kahit pa paano, may weight. Natatawa ka. Parang iba yung nasa isa, pag pabigat at saka ano. Pag may pabigat, iba yung kapit. No? Pero ka talaga kalako. Yeah. So yun nga, nagpa-plan kami na ano. Malamang sa malamang natuloy na. Kailangan ba lang mag-advance na ako ng paalam eh. Dati eh, ganun din, di ba? Ang tagal. Eh, ako nagsasabi na eh. Chef, I'm going home ah. When? When? October. Hindi, kasi yun naman talaga. Kasi plano ko talaga either September to October. Eh, ano daw? Baka mag-vacation din siya August or September. Ganun sabi niya, yung si James eh. Sabi niya, pwede ba October ka na lang para sigurado? Sabi ko, okay, sigurado ang problema eh. Kaya lang, wala tayo masyado mapupuntahan nun dahil tag-ulan yun. Sigurado. Baka hindi tayo makapagdagat-dagat nun. Hanap so, naman, tiyempo. Tiyempo? Tiyempo na maganda-ganda panahon. Maabutan ka ng bagyo. Ganun din eh, pumunta rin tayo, nabutan din tayo ng bagyo eh. Nag-worry ka rin nun na ano eh. Okay. July-August yun, di ba? Oo, ganun din eh. 1 week din tayo natengka sa bahay dahil sa bagyo. Ulan ang ulan. Sana makababa kami ng Japan para makapasyal-pasyal ng konti. Bababa lang tayo. Bababa lang ng airport lang. Bababa lang pala, sige. Hindi na gaano kaya nagpa-plan kami ng ahead eh kasi syempre kailangan makahan ng mura-murang ticket. Tsaka kung if ever, apat na kami kasi si Jonas makakasama na. Tagal na ni Jonas last is 2018 eh, hindi siya nakasama last time. Gusto niya na ang umuwi din. Dahil bago lang siya sa work nun. Siyempre, priority ang trabaho eh this time. Makakasama na siya.
Tagal din niya, hindi niya nakita si lola niya. Mm. Tsaka yung tiyuhin niya na halos kaidara niya, yung kapatid kong bunso. Yeah. Sila ang magka-close eh. Hindi nila nakita si Tito Boy nila. Hindi na. Tito Boy nila, ano yun eh. Sabik sa bata kasi wala silang, hindi sila nagkaroon ng anak eh. Tsaka hindi, si Jonas, kaklose ni Kuya Boy talaga yan eh. Si Jonas, si Jermaine, ginukurot-kurot sa pwet eh. Pero si Jonas yung talagang since maliit na. Kasi mahilig sila pareho sa anime eh. Sila pa yung magkalaban misa sa ano eh, PlayStation, di ba? PlayStation 2, kaya alam, misa magkaagaw din. Kahit nung wala ako nun, kila magkalaro. Tsaka lagi nakabuntot din yan si Jonas eh. Pagka ano, sige, laro tayo, laro. Tapos yung mga nakikita na ni Jonas yung mga cards ni Kuya Boy nun. Ay, yung mga... Tsaka mga drawing-drawing ni Kuya Boy. Yan, nagsimula Yu-Gi-Oh yun. Doon din na gusto na start si Jonas ng tingin-tingin ng mga cards eh. Nandun na yung mga Pokemon tsaka mga cards na hindi niya pinapansin eh. Yung Yu-Gi-Oh yun na gusto niya eh, no? Pokemon. Naglalaro tayo nun, di ba? Hmm. May iyak pa si Jonas pag natatalo na. Okay mo na, mamahala nung card dati na yun. Kasi yun yung mga, unang-una eh. Okay mo na, tsaka ano, yung magic cards. Eh, bata pa si Jonas nun eh. Ngayon, wala na, hindi na namin kayang talunin yun. Expert na dun. Talo pa rin yun. Natatalo pa rin. Ikaw, mahilig ka maglaro eh. Ikaw ang master. Mastermind. Pasi mo na. Yan lang, takbo ng buhay. Kailangan minsan, rin talaga eh. Lalo tumatanda na si Mami. Hindi na natin hawak ang kanyang kalusugan. Siyempre, hindi natin alam kung hanggang kailan. Tapos, nakakalimutan na kami. Mahirap na nga. Ako nga talagang totally, hindi niya na naalala eh. Noong before kami uwi last year. Naalala ka pa niya. Naalala pa niya ako eh. Binubola-bola ka pa nun eh, no? Ah, oo. Sabi nung, yan pa. Ganda-ganda niya. Gumagana pa nga yun. Sumamig ako ng bola na naman. Pero yung after na nakabalik tayo, minsan eh, no? Tapos hanggang sa ngayon, wala na talaga. Wala na. Kahit ako, hindi na ako nahalala eh. Vocals. Pero nababanggit pa rin niya yung Victor. Oo. Oh, yung mga pangapangalan, syempre. Yung vocalist, favorite niya. Laging sa vocalist. Yun, hindi niya nakakalimutan kasi ever since noon. Yun ang tawag na sa'yo, vocalist. Ano talaga ako nun eh, hindi talaga ako nagpapahaba ng buhok eh. Laging kalbo rin talaga nun sa Pilipinas dahil mainit. Kaya lagi niya yung natatandaan. Yun nga, hindi nalimutan eh, vocalist pa rin eh. Ay, naku. Kaya talaga nga namin isumuwi para kahit papans. Tapos makasama rin yung mga pamilya. Sila niya, mga ate ko, mga patid ko, marami pamangkin. Kaming na na-accomplish nila niya kahit na nandito kami, nandito sila, si Ninya eh. Naiayos na yung mga labi ng mga kapatid ko tsaka si Daddy. Tapos yung ilipat kasi ng ilagay nila sa urn tapos ilagay sa columbarium. Ilagay nila sa columbarium kasi nga yung namin sa lote namin doon sa Endless Love. Lumulubog na. Sobrang baha na. Kawawa naman yung mga nakalibing doon. Either pataasan mo ng todo. Kahit taasan mo, problema yung daan. Yung daan. Hindi ka rin makakapasok kasi talagang lumulubog. Ginawa namin, binenta na lang yung lupa. Tapos transfer lahat. Transfer lahat ng mga labi nila, mga buto nila. Doon sa, sa urn. Tapos, sa Columbarium, doon sa malapit na Kalaninya. Malapit na simbahan. Kaya kahit pa paano, pag umuwi rin yun, makakadalaw din doon. Kasi nung last time dinalaw namin, talagang putik. Hindi kami halos, talagang tanaw mo lang, hindi ka na makapunta. Hindi ka na makalapit kasi baha-baha. Nakaka, siyempre, gusto mo rin makita. Maalala yung mga, dami ko na rin naiyatid doon. Kami maswerte kasi ang daddy nakakuha ng magandang pwesto. Tsaka mataas ang Plaridel din talaga eh. Ang Santa Rita pala. Tsaka kami nagbabantay din. Alaga. Tapos yung bahay, naiayos na rin. Hindi man naibenta, naipalis na ni Ninya. Hindi siya yung rent na isang pamilya lang. Kumbaga lease, bahala na. Business ang nangyari.
3 years? Pabahay, oh, 3 years sa mga... Crew. Pabahay daw sa mga staff ng isang ano. Sa mall ba doon yung... Yata, oh, sa mall doon. So may mga staff sila doon titira. So sila na bahala lahat magpaayos, kung anong kailangan niya ayos. Eh nagulat nga kasi laki nung lugar eh, laki nung lote. Ang dami naman nila eh. Oo. Eh kaya nga at least ayun na. Oo, sa bahay. Kaya sa nakatenga na walang nangyayari. Wala rin nakatira. Siyempre malungkot din yung ganun eh. Kita mo nung umuwi tayo, 'di ba? Sinili parang nakakalungkot isipin kasi doon ka lumaki, doon ka nagkaisip, 'di ba? Doon tayo tumira, no? Nagbuo ng pamilya doon. Ganun din sila mami, daddy, diba? Kaya sayang, sayang pag nakita mo. At least ngayon, magagamit, di ba? Oo. Tsaka, ayun nga, mayroon pa isang nakakatakot na nakakatawa na hindi mo malaman na. Kasi nga yung kapitbahay namin, si Apple, katapat ng bahay namin yun. So, nag-message sila, sabi nila, oh, bet, sabi niya, bakit may, ano, bukas na ilaw. Eh, sabi ko, hindi ko alam, kasi si Ninya yung uling umuwi dun. Eh, minessage ko naman si Ninya. Eh, sabi ni Ninya, putol na raw yun, di ba? Hindi, pinatay niya yung breaker. Ah, pinatay yung breaker. Pinatay niya yung breaker, nung huli silang pumunta. Uh-oh. Eh, ayaw pa nga naman niwala, pero nag-send ng picture. Na may ilaw. Ilaw. Eh, paano nangyari yun? Sabi ni Ninya, kuya, patay na yung ano nun eh, breaker nun eh. Oo, oh, tsaka ano, hindi na nga raw umaano dun sa app eh. May app daw si Ninya na hindi na nagkukonsumo. Kaya nagtaka kami. Eh, eh sabi ni Apple, ilang araw nang ganun. Ilang araw daw. Hindi, pinuntahan niya ni Ninya. Bukas nga daw eh. Diba, pinuntahan ni Ninya after. Pinuntahan nila ni Jet. Dahil nasikaso nila yung nila, mga nalit. Tsaka yung mga papeles. Check in nila. Pagpunta nila ron. Ayun nga, bukas may ilaw. Ginawa nila. Eh yung switch nun dun sa kwarto ni Ninya. Mm. Kinlik-klik daw. Wala naman daw. Sabi, paano nangyari yun? Kaya hanggang ngayon, bukas pa rin yung ilaw na yun. Paano nga yun? Ano? Hindi ko alam. May mga bagay na hindi natin paliwanag. Kaya nga, okay na rin yun na may mag-arrive na. At least may mag-arrive. Parang mag-start na atas lang na mag-ayos-ayos. Tapos parang ang start is November, December. Nang lipat. Yata. December ata. Maganda rin yung may mga tindahan doon sa may amin kasi marami sila eh. Kumbaga, parang mag-generate ng income doon sa lugar. Saka so, kahit pa paano, magkakabuhay yung pwesto na yun. And laki pa naman yung kantuhan. Corner lot. Yeah. Pag nawi tayo, di madadaanan natin yun. Alin? Ba't pupunta pa ako doon? Wala naman ako pupunta. Wala ka nang papasyalan doon, mga kaibigan mo. Wala, naganda uubos na rin yun. Wala na, nag yung tatay-tataya niya, naalala niyo, meron kami pinuntahan doon na matanda na binigyan pa niya ng pasalubong. Wala na, nawala na niya. Namatay na rin. After lang a year, ano? After a year lang eh. Di lang after a year. Ilang buwan pa lang buwan tayo na ano, balik. Tapos yung asawa mo. Tuwa pa nga kasi, buti, naalala mo ako, gano'n. Lahat naman kasi doon, pag dumadalaw ako, binibigyan ko kahit pa paano ng mga t-shirt, simpleng chocolates. Ano, simpleng regalo, hindi naman yung grande, yung pero grande. Yung bang maalala mo sila, di ba? Eh, yung kumpare ko naman, namatay yung, ano, yung kumare ko. Oo. Bata pa yun, halos kaidaran lang, di ba? Kaidaran ko, halos na. Kaya parang wala na rin halos buhay yung lugar doon kasi ilan na lang. Tapos mga iba nakatira doon, mga hindi na rin namin kilala eh. Naglipatan na. Kaya nakakaano na. Sabi ko ay dapat na siguro i-let go na rin. Eh, kaso nga yun sabi ni Nia, sayang, ipalis na lang natin. Tsaka which na kasi kaso kaya maganda. So lahat naman umu-okay na. Umu-okay na. Problema na lang namin, sana maayos na rin itong mga sasakyan at yung damage sa bahay. Napakatagal mag-reply. Message, tawag, di ka makakontakt. Pero well, andyan yung naman. Talaga. Diretso lang, ganun ng buhay. Baka kita mo yung last na accident, di ba? Ilang buwan, 6 months bago nag-reply, tumawag. Ilang taon na nga pala yung na-accident ka? 2022 yun eh. Kasi nag-file din kami ng ano lang eh. Insurance dun eh. 2022 ba? Oo. O 23? Hindi, 21 yata. Hindi. Bago ako mag-surgery nun eh.
Nung na-accidente ka sa sasakyan. Ayan. Before nga, before ako mag-surgery, 22. 23 ako nag-surgery eh. 24 lang ngayon. So, 2 years. Magta 2 years na. Yung na-rear end ako. Na-rear end naman siya. Kaya ngayon, medyo allergic ako pagka merong nasa tutok na tutok sa likod eh. Eh, wala. Eh, kaso gaya pag snow, hindi mo maiwasan. Hindi mo maiwasan talaga. Yun talaga. Iba-iba ang ano eh. Harang ikaw yung gusto mong umiwas eh pag nagdadrive eh. Yung, syempre, yung ano, longingness mo na makauwi tsaka sa pamilya. Mm. Tutusin yung mga material, wala na eh. Parang wala na kami. Wala, last na punta namin. Hindi naman kami namili talaga ng sobrang gamit eh. Kasi kung tutusin si Jermaine na ang marami, pero kami. Na. Pero kami wala. Si Jermaine na nag-shopping ng todo-todo. May mga kakaiba dun eh. Oo. Kasi, tsaka hindi, bata kasi. Hindi gaya namin na... Matanda na. Hindi, nung una natin, 2018, parang... Oo, na marami ako nabili laruan nun eh. Oo, oh, gasto na yan, ganyan, ganyan. Tsaka mga gamit eh. Pero ngayon, wala. Inauwi namin last year, hindi siya ano. Hindi na ganun ka... Marami mabibili talaga kung sa totoo. Marami mabibili sa Pilipinas. Kaya parang ang isip, oh, kailangan ba natin ito? O oh, dadalhin pa ba natin ito doon? O ganyan. Hindi na kailangan. Yung talagang uwi lang kami para lang makasama yung pamilya. Una-una ngayon, tumatanda si Mami, yung mga kapatid namin, makita namin, makasama yung mga pamangkin. Ako, naubos na yung mga kapatid ko. Kung dalawa na lang ninyo. Ay, naka. Kaya nga, kapit. Kapit talaga, ingatan ng kalusugan. Kaso minsan hindi natin alam yung mga nangyayari. Kami so far, wala nang magulang, pero at yung mga kapatid ko naman is malalakas. Okay naman at stable, ano? Yung lang ang dasal namin, eh, maging healthy ang family, walang sakit, hindi na kailangan na maging mayaman, o ano, basta yung kahit na may sapat, as long as malusog. Walang karamdaman. Walang naakapakan, ganyan, walang inaargabyado. Correct. So excited kami. Actually ngayon, nag-start na ako magtingin-tingin ng ano eh, ng ticket. Ticket. Pero yun nga, plano talaga namin is dumanan ng Japan or bago umuwi. Sana. Kahit ilang araw lang. So kailangan ko makahanap ng magandang deal. Anong deal? Here's the deal. Ticket. Eh, si John, wala na problema eh. Hey, hindi naman namin naintindihin yung gastusin nun eh. Si Jermaine lang eh. Pero depende, baka makaipon. Nag-ipon-ipon na nga eh. Actually, nagbigay na sa kanya ng magana. Naghulog sa akin ng 300. Mami, pakiano mo naman to. Pakitabi mo. Tapos si Jonas din, nagpapatabi sa akin starting ngayong end ng month. Magbibigay daw siya lagi ng gantong amount para, sabi ko, more than enough na yun. Kaya lang, hindi gaya namin na pag umuwi, kailangan may nasa Pinas ka, pero na mayroon 1 month na bill na tumatakbo rito. Oo. Tapos plus, pagbalik pa. Kasi syempre, pagbalik mo, wala ka naman sasahurin pa. Ayun nga nangyari sa akin eh. Pinasahod pa rin ako eh. Tuntuhan pa siya last time eh. Sabi niya, ganun talaga. Ayos eh. Sabi niya, pinapasahod ako. Sabi ko, imposible yan. Hindi ka ako, kasi ka ako naubos mo na yung vacation leave mo. So, imposible. Ka ako nabayaran ka na ng 10 days. Imposible na nakabalik ka na rito, pero kasi na ako. Pinasahod nga, yun ba? Niyayabangan pa niya ako eh. Ganun talaga, sabi niya. Tapos nung nag-check siya ng vacation pay niya. Negative. Negative eh. Inaabot ng ilang buwan ba? Bago mawala yun eh. Sabi niya, bakit ganun? Tanong mo nga ako si ano, si yung pinaka ano nga nila sa payroll. Sa HR. Yung pala binayaran siya. Parang in-advance yung ano niya. Vacation kasi pay. Kasi daw baka kailangan ng pera habang natin. Pero ako yun ah. Mabait yun si Carly eh. Kaso wala na yun eh. Yun nga. Pero maganda nga eh, parang kahit pa paano, expected ka pa magagamit, di ba? Ano yung expected? Pag umalis. Pag umuwi. Ah, pag umuwi. Gulat ako eh. Hindi ka nagtrabaho. Pagdating natin, may sahod ka. Pa. In advance. Sana all. Alala ko nga yun. Team Horton kami. Hindi kami makatulog eh. Di ba? Hindi tayo makatulog nun eh. Team Horton's Day. Ano? Dennis. Dennis pala. Pag-uwi namin eh. Labas kami ang pinto. Ba, narin kami ni Jermaine. Labas din si Jermaine. Tapos tingin na kami. Kuya niya, tulog na lang. Tulog kasi nila makasama natin si Jonas, di ba? Puyat yun, eh tayo. Parang naninibago eh. Alas 4 na madaling araw. Tingin na kami tatlo eh. Gugutom kami, sabi niya, oo nga po eh. Tara, kain tayo, di ba? Punta kami ni Dennis, alas 4 na madaling araw. Hanggang anong oras eh.
6, 7 na yata na yun. Chika-chika lang kami ron, kape. Nakailang kape kami. Ayos. Actually, nag-vlog nga tayo nun, di ba? Pero okay yun kasi ano, parang pagbalik, hindi kagad kami pumasok. Nag-stay, nagpahinga pa kami ng 3 days. Ikaw, 3 days ako, 2 days lang. And then, weekend eh. Uh-huh. Dikit ng weekend yun sa akin eh. So, yun. So, sana, this October, may mga nagme-message actually, magpa-ano man daw ng konting meet and greet. We'll see. Hindi kasi namin alam paano mag-organize. Hindi namin ma-organize yung gano'n. Maganda kakalanin niya sana. Oo. Kaya lang, yun lang talaga, kukonti lang ang parking space. Pero kung, we'll see, kung makakadalaw sila, di ba? Doon sa coffee shop nila Nina. Para kahit pa paano makapagpasalamat, makapag-hi man lang sa inyo. Tsaka nga pala yung ano pangalan nila? Post mo. Kinuha niya yung pinagawa niya. Hmm. Baka may gusto sa inyong sticker. Sticker namin. Bekay. Actually, gumawa nito ano namin eh. Subscriber namin. Nakakatawa lang eh. Pag may gusto sa inyo, sabihin nyo lang or mag-comment lang dyan. Paano pero ganda nga eh. Kahit ako natutuwa ako eh. Paano gagawin natin para magkaroon kayo. Yan. Freebies lang yan. Simple freebies. Mali mo, pag-uwi namin Pinas, madala, makabigyan natin. At maka, o kapagbigay ng konting pasalubong din sa mga ano, di ba? Hindi, tsaka dito, yung mga nandito, mga gusto niya, sabihin niyo lang. Comment lang kayo or mag-message lang kayo sa amin. Walang problema. We'll see. Malay niyo, makakuha pa ng mga something na ibang kung anik na previous sa ano na. Anik-anik. Wala naman, na-chika lang naman namin ang aming ano. Hindi kasi pasok lang kami eh. Dahil nga, mas snow. Tsaka pala, no, pinapabati pala ang, ano, ng happy birthday yung asawa ni Sis Grace Kalimlim, na si Nick Kalimlim. Birthday niya ata happy birthday. Today, 22. Ay, 23 na sa Pinas, ano? So, happy birthday. Happy birthday. Advance o belated. belated na. Tsaka maraming salamat doon sa mother ni, ano, ni Jayron tsaka ni ano. Ni Jayron tsaka tatay ni Jayron. Ano yun? Si Jayron yun. Katrabaho ko yun. Tsaka ni Lauren. Umuwi yung parents niya kasi hinatid yung mga anak niya rito. So, umuwi yung parents niya. Nakiusap kami na baka pwede padala lang ng mga vitamins ni Mami. Ni Mami. Alam naman namin meron sa Pinas pero dito kasi parang simple ang bilis bilhin. Tsaka busy sila niya para mag-asikaso pa na ano, papuntay sa SNR. Kasi doon nata mas marami ng malalaki na vitamins. Ito, ang dami na nito. Baka isang taon. Ito, sakto to. Mahigit. 500 yun. 1,000 baka yata yun eh. So, ang dami nun. So, enough yun para sa next na uwi namin. Oo, makapagdala ulit kami. Mga bit-bit. Siguro uwi kami, hindi na masyadong maraming bit-bit and like last time. Tsaka hindi na siguro magpapapackage. Mas maganda dun lang mamili, no? Oo. Ando naman na lahat eh. Para wala na lang kami sino masyadong... T-shirt lang sa mga kapatid mo. Wala na masyadong bit-bitin. Mga kapatid natin. Pero madali na yun pag mga kapatid eh. Usually, ano lang naman, close pa. Hindi marami rin tayong nabili kasi yung mga kapitbahay namin, yung mga kaibigan-ibigan, ganyan, kumpare. Eh, wala eh. Eh, ngayon, baka... Kasi mga kaibigan ko dun, nasa abroad na rin karamihan eh. Wala na rin yung mga kaibigan ko dun. So, wala na talaga ako mapapasalubungan na puntahan doon dahil halos lahat nasa abroad na mga trabaho din. So, family lang talaga. So, spend time talaga sa kanila kasi yun ang main purpose kaya kami uwi. At kumain na naman ako po. Kailangan na naman magano nun. Cholesterol na naman yan. Di ba, magpapareseta na ano mo? 1 month lang naman. Hindi naman kasi ano yun eh. Parang hindi pa nga tayo masyadong tutuusin eh. Dahil 1 week tayo natenga sa bahay eh. Pero mahalaga, nag-enjoy. So, ayun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.